Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, subject natin akidah. At tinatalakay pa rin natin yung khawarij. At panghuling matatalakay na natin ito inshallah. Yung mga pang-apat, pang-lima, pang-labing-apat sa kapanlabing-lima nila nakatangian. Si mga kawarij, hindi raw nila pinahintulutan na mamumuno ang sinumang pinuno na hindi makatarungan. So yung, ito yung pinagmamalaki palagi ng kawarij ng mga terorista, na sila di umano ay tagapagtanggol ng mga inaapi at sila di umano ay kalaban ng mga mapangapi. At ang kanilang pag-aangkin na ito, maraming mga hadith ang naguutos sa mga Muslim na maging matiisin kapag merong pinuno na hindi makatarungan. At hindi sila inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba, hindi sila inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magaklas o patayin yung pinunong mapang-api. Pero yung mga kawarij, sila ay may paniniwala na dapat ay agad-agad natatanggalin sa posisyon ang pinuno na hindi makatarungan. Siyempre, ayon yun sa kanilang paniniwala. Kumbaga, bara-bara na lang na paniniwala. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٌ. Kasi nga, sa kabila ng malilino ng mga batayan sa Quran at sa Sunnah, sino mang hindi dulutin ni Allah na magkaroon ng liwanag, ay hindi nga talaga makakatagpo ng liwanag. وَيَقُولُونَ بِوُجُوبِ كِتَالِ مَنْ رَدِيَ بِحُكْمِهِ وَمِنْ أَوَانِهِ وَمَنْ سَارَ دَلِيلًا لَهُ. At hindi lang yung mismong pinuno na mapang-api ang pinapatay nila. Bagkos ay para sa kanila kailangan ding patayin yung mga nalulugod sa pinuno na ito na mapang-api, nalulugod sa kanyang mga mapang-api na paghatol, tumulong sa kanya at gumawa ng paraan para matupad ang pang-api na ito. Walidlalika, tajiduhum yastahilluna katla rijalil aman wa syurta. At dahil dito, ang kawarij at ang iba pang mga tulad nila, sila ay nagdedeklare rin ng digmaan laban sa mga pulis o sundalo o sino mang nagtatrabaho sa gobyerno na ang pinuno ng gobyerno na ito ay mapang-api. Kumbaga, nilalahat na nila. Nilalahat na nila sila. Kaya ang kanilang nagiging digmaan ay laban sa lahat at hindi lamang doon sa mapang-aping pinuno. Bihujjati annahum a'wanu dhalim wa junuduhum. At ang kanilang batayan dito ay dahil daw itong mga pulis at sundalo na ito na kanilang dinidigma ay tumutulong sa mapang-api na pinuno. Pero nga dito sa atin sa Pilipinas, dito lang tayo mag-focus. Sa atin sa Pilipinas, tayo ay minority dito sa bansang ito. At maraming mga scholar ang nagsasabi na para sa mga Muslim na nakatira sa mga bansa na hindi Muslim, mainam na pagkuhanan natin ng aral ang naging kalagayan ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba doon sa Makkah, na sila ay minority din doon. At doon nga sa Makkah, dumanas din ng matinding paghihirap ang mga sahaba. May mga namatay na mga sahaba, pinatay ng kuffar. Halimbawa, yung magulang ni Ammar,
yung tatay niya si Yasser, yung nanay niya si Sumayya, pinatay sila. Pinatay sila ni Abu Jahal. Pero hindi nagdeklara ng jihad sa Makkah. Hindi nagdeklara ng jihad sa Makkah. Ang nangyari, nauna munang nagkaroon ng hijra, nagkaroon muna ng gobyerno ng mga Muslim sa Madina, at nagkaroon ng mga sundalo ng mga Muslim, at sila yung nagkilaban, nakibaka sa jihad. Hindi yung kung sino-sino lang. Yung magtatayo ka ng organisasyon mo, kesyo ganito, inaapi yung mga Muslim, kailangan pumatay ng pulis, kailangan magnakaw sa tindahan ng kuffar. Hindi ganun. Hindi ganun ang jihad. Kaya nga yung pinag-aaralan natin na sira, talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi natin ito pinag-aaralan parang entertainment lang, parang telenovela. Para lang malungkot tayo, sumaya, o makaramdam tayo ng pakikisama doon sa mga sahaba, sa kanilang pinagdaanan, yung makikisimpatya tayo. Hindi yun ang layunin ng sira. Ang sira sa isang banda ay mapagkukunan ng ahkam. At hindi lang basta-basta ang ahkam, praktikal na aplikasyon ng mga ahkam. Kaya nga sa sira, dito natin makikita kung kailan ibinaba yung mga aya, kung ano yung tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, sa kanilang mga ginawa at nangyari. Kaya natin pinag-aaralan ng sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon nga sa Makkah, nagrereklamo na ang mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming mga hadith na ang mga sahaba ay nagrereklamo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang na dito si Khabbab bin al-Arat, na matindi ang dinanas mula sa Quraysh, na sinunog yung likod niya. Ang ginagawa daw sa kanya yung bato, pinapainitan. Kapag mainit na yon, ilalagay sa likod niya at masusunog yung likod niya. Yung mainit na bato, mainit talaga yun, maluluto ka dun. So kasama siya doon sa ilang mga naiulat sa hadith na nagreklamo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya yung tungkol sa nangyari sa naunang mga nasyon na sila ay hinahati yung kanilang katawan, na katulad ng nangyari doon sa Sabul Ukhdud, yung sa Suratul Buruj. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khabbab bin al-Arat na kayo ay mga tao na nagmamadali. Ibig sabihin, hindi nagtitiis. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya yung sinabi ng basta-basta lang. Ibig sabihin, kailangan nating magtiis. Okay? Yung mga sahaba, ganun yung nangyari sa kanila, pero sinabihan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtiis. Paano pa kaya ngayon na mas dapat tayo na magtitiis? So dito halimbawa sa bayan natin dito San Gabriel, walang dahilan para mag-jihad, walang dahilan para pumatay ng pulis, walang dahilan para pumatay ng sundalo, dahil hindi naman tayo inaapi rito. O kung tayo man ay aapihin, sa sira, mauuna ang hijra bago ang jihad. Mauuna ang hijra bago ang jihad. Pero yung hijra dito na tinutukoy, hindi yung mag-hijra ka lang sa isang community, kundi mag-hijra ka patungo sa isang bansang Muslim. At ang bansang Muslim na ito ang magdedeklara ng digmaan laban sa mga hindi Muslim. Gobyerno ang magdedeklara ng jihad. Katulad nga ng nabanggit natin nung nakaraan, bakit gobyerno lang ng Muslim ang pwedeng magdeklara ng jihad? Kasi hindi ito basta-basta. Buhay ang nakasalalay dito. Buhay. Buhay ng Muslim at buhay ng hindi Muslim na parehong pinahalagahan sa Islam. Sa gobyerno ng Muslim ang magdedeklara, kasi sila yung magtutustos sa mga sundalong Muslim, magtitraining sa mga sundalong Muslim at iba pang kailangan nila. At syempre titiyakin din ng gobyernong Muslim na hindi lalampas sa hangganan yung mga sundalong Muslim, yung papatay sila ng sibilyan o iba pang katulad nito. At syempre kung gugustuhin ng gobyernong Muslim, sila ay makikipagdiplomasya katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Treaty of Hudaybiyah.
So hindi pwede na bara-bara yung tao. So gobyernong Muslim ang magdedeklara nito. Pero ngayong mayroong gobyerno na ng mga Muslim, so itong Khawarij, sila ay nagdedeklara din naman nga ng digmaan laban sa mga pinunong Muslim. Okay? So titingnan natin yung ibang mga grupo, iba't ibang mga grupo ng mga terorista dito naman sa Pilipinas, halimbawa. Abu Sayyaf, tsaka yung Maute. Hindi naman nagpapasakop sa pamunuan ng mga Muslim ang mga yan. Kahit noong panahon na wala pang MILF, maraming mga bandidong grupo ang umiiral. Meron silang mga kani-kanilang mga operasyon. Yung iba, small time lang. Talagang ang hangad nila ay mangidnap, tapos maniningil lang ransom. Hindi yung jihad. Hindi para sa jihad. Dahil kung jihad ang hanap nila, di dapat papailalim sila sa pamunuan ng Muslim sa lugar nila. Okay? Yung Maute, bakit sila nagsarili? Meron namang MILF. At ang MILF nung panahon na yun, 2017, ay nasa ilalim ng proseso ng Bangsamoro Organic Law. Kumbaga, ginugulo nila yung lipunan at magkakaroon tuloy yung mga tao ng pagdududa sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga Muslim. O sige, sasabihin nila, kaya hindi raw sila sumali sa MILF kasi ang MILF tumalikod sa jihad. Sino sila para maghatol lang MILF ay tumalikod sa jihad sa pamagitan ng pakikipag-usap o diplomasya sa gobyernong kuffar? Sino sila para maghatol niyan? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga doon nga sa Hudaybiyah, sumang-ayon siya sa marami sa mga kondisyon ng Quraysh, na ang marami sa mga kondisyon na ito hindi makatarungan talaga para sa mga Muslim. Kumbaga, dehado ang mga Muslim. Halimbawa doon sa Treaty of Hudaybiyah, nakalagay doon. Pagkatapos ng treaty na yon, kung meron daw Quraysh na magmumuslim at pupunta sa Madina, isusoli ng mga Muslim sa Quraysh. At ito yung nangyari doon kay Abu Jandal na anak ni Suhail bin Amr. Hindi pa Muslim si Suhail bin Amr sa panahon na yon. Nag-Muslim siya pagkatapos ng Fathu Makkah. Si Suhail bin Amr, yung isa sa mga delegate ng Quraysh doon sa pirmahan ng Treaty of Hudaybiyah. So sinoli si Abu Jandal. Pero kapag merong Muslim na pupunta sa Makkah, halimbawa tatalikod sa Islam, ganun, o basta pupunta lang siya ng Makkah, hindi siya isasoli ng Quraysh. Doon lang siya sa Makkah. So parang lugi yung mga Muslim. Pero sumang-ayon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon. Dahil sa Treaty of Hudaybiyah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta, nalalaman niya mula kay Allah ang hindi nalalaman ng tao, ng pagkaraniwang tao. Sa Treaty of Hudaybiyah, sa totoo lang, nagdulot ito ng maraming pakinabang sa da'wa na dahil wala nang digmaan sa pagitan ng Quraysh at ng mga Muslim, at magtatagal pa ang kasunduan na ito kundi lang binali ng Quraysh, magtatagal sana ito ng 10 taon. Sa maikling panahon na naipatupad ang Treaty of Hudaybiyah, maraming nangyaring mabubuti. Nakapagdawa ang mga Muslim, mas dumami ang mga nag-Muslim. Kaya nga nung sinakop na ng mga Muslim ang Makkah nang binali ng Quraysh yung Treaty of Hudaybiyah, kasi doon sa Treaty of Hudaybiyah, may mga kaalyado yung mga Muslim at yung Quraysh. Yung Quraysh, meron silang kaalyado na pumirma doon, yung Banu Bakar, tribo rin yun ng mga Arabo. At yung lugar nila malapit na sa Iraq. At yung Khuza'a naman, yung Khuza'a, tribo rin yun na malapit din sa Makkah, na kumampi naman sa mga Muslim. Sinalakay ng Banu Bakar ang Khuza'a sa tulong ng mga armas na sinuplay ng Quraysh.
At nalaman nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsumbong ang Khuza'a at agad-agad sumugod ang mga Muslim. Sundalo pa lang ng mga Muslim ang sumugod sa Makkah, 10,000 na. E mas marami na yun kaysa total na populasyon ng Makkah. Paanong dadami ng ganong karami ang sundalo ng mga Muslim kung hindi sila nakapagdawa? Ibig sabihin, planado ni Allah ang lahat. Kasi itong mga tao na ito, itong mga kawarij o sino pang mga tao na tumatangkilik sa kanilang doktrina, mga sympathizer nila, ang totoo niyan, ano lang sila, malakas lang ang loob nila o kumbaga magaling lang sila mag-angkin ng mga bagay-bagay, pero hindi nila naiintindihan yung lawak at lalim ng maraming mga usapin. Kaya nga sa Quran, di ba, nababanggit ko itong ayah na ito palagi, na وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَدَاءُوا بِهِ. Na meron daw mga tao na kapag mayroong usapin na may kinalaman sa peace and order, may kinalaman sa security, kinakalat nila ito. Sila-sila lang nag-uusap. وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ. Kung ibinalik lang sana nilang usapin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin nilinaw nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito, o kaya sa kanilang mga pinuno ay matatagpuan nila na nalaman na pala ito ng mga tao na dapat na makaalam nito. Eh yun nga, yung mga terorista kasi nagmamarunong. Pero sa totoo lang, ang marami sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mga Muslim, oo, merong mga pinuno ng mga Muslim na talagang hindi talaga matapat sa kanilang pamumuno. Pero marami pa rin, alhamdulillah, ayon sa pinatotohanan ng marami sa mga nakatira sa Bangsamoro, marami pa rin matatapat. At alam nila ang nangyayari. Hindi sila nagpapabaya. Kaya katulad nung nangyari doon sa Maute, noong 2017, yung pinapakalat nilang chismis, kaya raw sila nag-aklas doon sa Marawi ay dahil meron daw ginahasa na mga babae doon sa kampo ng mga sundalo. Pero totoo niyan, nalaman ng mga sundalo na naroon pala sila nagmi-meeting. At nung uhulihin na sila, saka sila biglang nagtawag ng jihad. Pero plano rin talaga nilang gumawa na ng gulo. At gumawa na lang sila ng kasinungalingan para makuha yung simpatya ng mga tao. Isipin niyo yan kung totoong nagjijihad itong mga ito. Bakit kailangan pa nilang mag-imbento ng kasinungalingan? Bakit kailangan pa nilang magsabi na mayroong nirape na babae, nirape ng mga sundalo para lang makuha nilang simpatya ng mga Muslim? At yung mga tao naman, yung mga nandito sa Luzon, nakisimpatya rin sila. Galing ng Cavite, galing ng Maynila, galing ng Bicol, kung saan-saan, nakarating ng Marawi, ay hindi natin alam paano silang nakarating doon. Eh, marami nga sa kanila. Hindi mo nga maasahan dito eh. Hindi mo nga mautusan. Tapos bigla-bigla nandun nagjijihad. Pajar wala. Tapos magulat ka, nandun sa Maute, kasama ng Maute. Kikita niyo yung, ano, yung pang-brainwash ng mga ganitong grupo. Kaya itong topic natin, ilang buwan na natin itong tinatalakay. Ilang buwan na, di ba? Kasi nga, hindi sila mauubos. O wala ngayon yung Maute, wala ngayon yung Abu Sayyaf. Pero darating at darating yung ibang tao na mayroong katulad nila ng takbo ng utak. Hanggat mayroong taong mayabang, hanggat may tao na nagmamalinis, hanggat may tao na mataas ang tingin sa sarili at mababa ang tingin sa iba, may lilitaw at lilitaw na terorista na magpapakilalang bayani ng mga Muslim at hindi may pagtatanggol o uunlad ang kalagayan ng mga Muslim liban na lamang sa kanilang pamumuno. Yan sila. Meron silang tinatawag nga na Messiah complex. Tingin nila sa kanila mga tagapagligtas, mga tagapagtanggol. Coco Martin, yung tingin nila sa sarili nila. Ganun sila. Pero mga wala namang ano, wala namang mga binatbat.
Tingnan nyo. Yung labanan sa Maute, sa Marawi, may kipagbarilan sila sa mga sundalo. Ito na nga yung sinasabi ko, bakit kailangan gobyerno ng Muslim ang magdedeklara ng jihad? Kasi siyempre, yung mujahidin, hindi naman pwede susugod yun basta-basta. Di ba? O yung ilalaban nila sa mga sundalo, pinadala ng gobyerno, Light Reaction Regiment ng Philippine Army. Sa mga sundalo, kumbaga, ang nababalitaan lang natin, ano eh, di ba, nababalitaan natin sa TV madalas, Marines, Scout Ranger. Yung Light Reaction Regiment, kumbaga, yun yung katumbas ng Delta Force sa US. At hindi rin talaga sila, basta-basta. Kaya nga ngayon dun sa Negros, yung inambush, yung pinatay na ano, gobernador, katakot-takot na sundalo yung pinadala doon. Kasi yung dalawa daw dun sa mga pumatay dun sa governor, dating Light Reaction Regiment. At alam nila yung kakayanan ng mga yun na pumatay. So bakit gobyerno ang magdedeklara ng jihad? Para ititrain din niya yung tao. Hindi katulad nangyari sa Maute. Hindi mo nga mautusan maghugas ng plato yun sa masjid eh, pag Jumu'ah. Ang daming hugasan. Dadaanan ka lang noon, ako pang maghuhugas. Siya, dadaanan lang niya ako, hindi man lang niya ako matulungan. Tapos malalaman ko, nandun sa Maute, nakikipagbarilan sa Light Reaction Regiment. Kundi bagago. Diba? Kaya hindi ano eh, hindi... Ewan ko, hindi ko maintindihan ba't may taong ganito. Siyempre, gabay ni Allah kung wala talaga sa tao. Wala siyang magagawang mabuti. At isingit na natin itong panghuli na katangian. Yun nga, sa sobrang yabang ng mga kawarij na ito, akalain mo sila ay nagkakaisa. Pero actually sila rin mismo bandang huli ang magpapatayan. Annahum kathirul ikhtilafu fima bainahum, sila sa isa't isa ay nagtataliwasan din. Falidalika kathurat firakahum wa khuruj ba'duhum ala ba'd. Kung sila nga nagre-rebelde sa gobyerno ng Muslim, ay magre-rebelde rin sila laban sa isa't isa. Alam mo, may pinuno na sila. O magre-rebelde rin sila laban doon hanggang sa mahati-hati yun sila ng iba-ibang grupo. O hindi nagkasundo sa hatian ng ransom, maghihiwalay yan, magpapatayan yan, tapos maghihiwalay, magtatayo ng kanilang mga grupo. Pero nga ang masama, saan mang lugar naririto itong mga terorista na ito, ang sibilyan ang pinaka-nahihirapan. Halimbawa, tutugisin sila doon. Halimbawa, yung katulad nung nangyari nung isang araw, yung sa Mindoro, may mga nagbarilan na sundalo tsaka NPA. Meron pang tinamaan na bata na daplisan ng bala. Tapos yung mga bata na trauma na kasi malapit lang sa kanila nagbarilan yung mga sundalo tsaka mga NPA. So paano yan kung sa lugar ng Muslim ito nangyayari? Hindi yun maganda. So siguro kayo, baka hindi yung kambal. Nakita na ba kayo na nagbabarilan? Doon sa amin madalas, sa Tondo, yung una kong naranasan talaga nagbabarilan, mga holdapper tsaka polis. Doon sila naghabulan sa loob ng eskwelahan. Naghahabulan sila sa bubong. Talagang nag-iyakan na yung mga bata. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung umiyak ako. Pero bata pa ako nun. Grade 2 yata ako nun. Basta, ang gulo nun, ang gulo-gulo. Nagbabarilan na. Pulis pa lang yun, tsaka holdapper na isang holdapper. Ay, paano pa kaya kung 30 ang Maute, tapos 5,000 sundalo yung nagbabarilan. Eh, mas matinding trauma yun sa mga bata. So, hindi magandang kalagayan yun para sa sinumang pamayanan. So, kahit maghiwa-hiwalay pa itong mga grupo na ito ng terorista, hanggat naroon sila, walang kapayapaan. So dapat ano pa lang eh, yung ugat pa lang nila, ngayon pa lang halimbawa, dapat nililinaw na itong bagay na ito, inshallah. Na itong mga kawarij nga, sila ay maghahati-hati
At kabilang dun sa kanilang mga naging mga sekta, halimbawa yung Khawarij mismo, yung original na Khawarij, merong mga Azarika, Ibadiya, Najdat at iba pang mga grupo. At kahit ngayon, maaring hindi lang nababalitaan, pero marami sa kanila, nagtatrayduran din sila. Sila-sila rin ang nagtatrayduran bandang huli. At ito ang Khawarij, pangunahin sa kanilang mga pagkaligaw nga ay yung maling pag-unawa nila sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Yun yung ugat, punot dulo ng kanilang pagkaligaw. Kaya nga, inshallah, itong pagtalakay natin ito, marami-rami na rin na linggo na natalakay natin. Inshallah, maging ano ito, maging leksyon ito sa lahat na ang Muslim, ang kanyang layunin ay ang sambahin si Allah sa pagkakalikha sa kanya ni Allah. Ang layunin sa kanyang pagkakalikha ay ang sambahin si Allah. Kaya anumang gawain na hindi mo naman sinasamba si Allah rito, ay pagdudahan mo na kung gagawin mo pa ba. Bawa, papatay ka. O magdanakaw ka sa tindahan ng hindi Muslim. Kasi sasabihin ng tao, sabihin ng recruiter ng terorista na sa Facebook mo lang nakilala, halal ang hindi Muslim na pagnakawan. Pagsamba ba yun? Hindi. Kasi ang Sharia na inaangkin ng Khawarij na gusto nilang itaguyod kaya sila pumapatay ng sibilyan, ang totoong Sharia, ito ay nangangalaga sa relihiyon, buhay, yaman, salinlahi, pag-iisip at dangal ng tao. Muslim man o hindi, Muslim. Hindi pwede na yung Muslim ay lalabag sa mga karapatan na ito na pinangangalagaan ng Sharia. Alhamdulillah. So dito natin tatapusin itong pagtalakay na ito, inshallah. At itutuloy natin yung pagbasa natin doon sa aklat ng Akida ni Sheikh Omar al-Ashkar, inshallah, next week. Siningit lang natin itong sa Khawarij kasi nga napapanahon ang bagay na ito, inshallah. At saka para matanim din sa isip ninyo ang pangalip tungkol sa kanila, inshallah. Okay, so next week, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.